babalik. Babalik po muna ako sa inyong harapan. So for today's video, hindi ako magluluto, hindi ako kakain. Kasi ngayon, ang gagawin ko ay mamibigay ako ng ayuda. So guys, sa labas tayo. So dito kasi sa bahay na to, pag yung mga pagkain na hindi na nakakain o malapit na masira, so, tinimimigay ko sa mga kaibigan ko. So ngayon, dalawa lang yung mabibigyan ko kasi yung mga kaibigan ko ay nag-move house na sila or may patas na sa ibang lugar. So ngayon, dalawa rin yung bibigyan ko. Yung iba kasi, hindi ko sila ma-text, hindi sila ma-message kasi wala akong paglalagyan sa may pintuan nila ng pagkain. Hindi ko pwedeng ilagay sa lapang. Okay? So ngayon, tara na. Sama kayo. Lalabas tayo ngayon. Dito lang naman sa taas, pigis na naman dyan sa may kabilang condominium. Okay? So, come on, let's go! Pero syempre, bago tayo, malasot natin ang ating may huwagang face mask. Pangontra. Then, syempre, syempre, na-text ko na sila. Hindi ko nagdala yung phone ko kasi hindi naman kailangan. At saka nga pala, may tatanong nyo kung anong laman ito. Siyempre pagkain, pagtawid gutom. Pero hindi ko na rin may papakita kasi hindi naman na kailangan. Basta pagtawid gutom siya, okay? So come on, let's go! So, ayan, nalabas na tayo. Ito lang naman tayo sa may. Sumara na pa-COVID, hindi na namin nagagawa na kapag may birthday, ano kami sa may baba kumakain, nag-share kami ng mga food sa ibang mga kasama namin, mga domestic helpers din. So, masaya. Noong nagpa-COVID, malaki nang pinagbago. Lahat kami, ay hindi na namin nagagawa yung mga nagagawa namin dati. Tagal na tayo. Yeah. So, hindi ko rin alam bakit may ibang... Ay, gusto nyo ko makita. Ayun. Ang yung Yochi. Ayun. Oh, ayun oh. Naka-leggings. Parang buntis lang. Hindi ko alam bakit may ibang employer. So, kapitbahay na galit sa mga Pilipina kapag nagtitipon-tipon. So, wala namang masama. So, sa... ginagawa namin dati. Siyempre, magsasanitize na ng kamay. Siya lang story niya. Labas na tayo. So, kung makikita nyo ngayon, ang tindi. Ay, siya rin, wala pala akong tayong napaka-init. Nakita nyo ba? Ayan, ako po. Okay lang naman. Hindi naman ako gumagamit ng gluta tayo. So, nagpapaturok ng pampaputi. O, may hindi ng pampaputi. Wala kasi akong budget kaya hindi ko magawa yun. Ay, naku. Mainit, diba? Dala naman tayo sa port. So, yung katangahan ko, diba? Mali, nakalimutan ako ito sa anong pro sa ating Jeannie. Hindi kasi hindi ko hindi ko sa ulado. So, babalik tayo ngayon. Ay, naku, Yochi. Yochi talaga may amnesia. So, dami kasi nila, hindi ko na makatandaan. At alam nyo ba dati, mayroon akong kaibigan na walang kain maghapon, magdamag. So, kung nabukasan, binigyan ko siya ng kanin tsaka ulam. Talaga namang nakakabag yung kalooban ko. Bakit ba may ibang employers na tinitiis yung kanilang mga helpers, you know. Kasi yung aming trabaho is talaga mabigat. Ayan. Bumalik tayo sa kabilang tower. Oh, mag-aantay pa tayo. Ayan sa kaibigan ko dito. Dito siya. Si Mel. So,
bihira na rin kami magkita. Hindi na lang yung boses ko kasi ayaw ng ibang lagi na maingay at nagigigil sila sa mga Pilipino katulad namin. So, lalo na dati paghapon kasi nga alam niyo na mga Pilipino mga masayahin, so naiingay sila. Minsan sinisigawan pa. And then, babunta na tayo. Ate, yung may kapagbangin na tingnan din. Minsan talaga may ibang lahi na naiingit sa mga Pinoy. Minsan nga dito, nakatira na sila dito. Pilipino sila, pero pag binati mo, talagang hindi ka nila babatiin, parang hindi ka nila kailangan. So, residence sila dito sa may Singapore. So, masakit kasi minsan meron tayong ibang kababayan na hindi marunong kumilala ng sariling kababayan o kalahi. So, wala na tayong magagawa pag ganun. Ayan, kababa na tayo. Hi! Pabalik na ako sa aming condominium. Isang bisan, itutur ko kayo dito sa may aming condo, ha? Kasi yung condo tour ko dati na ginawa is kapiraso lang. So, meron akong video dito dati na ginawa ko lang is photos lang. And I remember minutes lang yun. Dati. So, tinitingnan ako nung Indian. Alam niyo ba kalimitan dito? Maraming Indian na galit sa mga katulong. Hindi namin alam bakit. Ayan. Ay, ang init sa labas. Ang init, di ba? Hiningal ako dun, ha? Ang patangahan talaga ni... Hello! Hello, big boy! Big boy, say hi! Say hi! Hello! Big boy, ready, bye-bye! What is that? So, meron akong mga kaibigan dito ng mga Indian, ng mga amo na mabait sila. Tapos meron isang Indian dito na gusto niya lang kunin na maging katulong niya nung nalaman niya paalis na ako. Kaya lang kasi, kailangan ko na umuwi ng Pilipinas noon. Hindi ko alam na babalik ulit ako dito for the second time. So, ayan, nakauwi na tayo ng bahay. Ayan, pakainis sa labas. So, dati, papakita ko sa inyo kung saan sila malimit tumambay. Teka, bubuksan natin. Bukas kasi yung aircon eh. Kaya nakasarado yung aming bintana. Ayan! Baka mahulog ako. Hindi, safe naman dito. Safe naman. May space pa na pa. So, dati, nung hindi pa, meron ako mosquito bite una. Oh, arde mosquito bite. Kagat ng lamok. So, nung dati, nung hindi pa nag-i-start yung COVID, every day, so, alas 5 ng hapon. So, lahat ng mga domestic helper dito ng Pilipina, minsan merong Malaysian, Indonesian, ayun, nakatingin niyo yung mga silya na yon. So, ayan, pero kalimitan, dito sila, at saka doon. Yun, dyan sila nakaupo, malimit pag alas 5 ng hapon, kasi yung mga bata, yung mga alaga nila, ay naglalaro doon sa may playground. So, yung playground namin, di ba, hanggang ngayon nakasarap. So, tuwing alas 5 ng hapon, nandiyan silang lahat. Nakakatawa sila dyan. Tapos, pag may mga birthdays, nagluluto sila, tapos, salo-salo silang kumakain doon sa may baba. So, hindi kasi ako malimit bumaba kasi nga, yung kailangan ko mag-itindi ng mga alaga ko, tsaka yung mga amo ko na pasok sa office pa noon, nung hindi pa nagkakaroon ng COVID. So, pag may mga handa, hindi ako nakakababa. Pag nakikita nila ako dito sa may bintana, nagwawalis ako dito. Tapos, tanong naman kasi ako doon sa may labas na yun. Tinatawag nila ako. Pag sinabi ko hindi po pwede, merong isa sa kanila na akit ito, nadadala na ako ng pagkain. So, ganun kami dito. Pag may mga handaan, o kaya kung merong mga salo-salo lang, kasi likas naman sa ating mga Pilipino na mili tayong kumain, tapos makisalo sa iba, diba? So, yun, doon sila. So, minsan may magkatext sa amin, mayroon magme-message sa akin na, Be, meron ka ba dyang snacks? O meron ka bang tinapay dyan? So, ang ginagawa ko naman, kasi yung phone ko naman kasi lagi naka-on. Kasi minsan, hindi natin inaasahan na yung emergency sa family, ganun. Kaya yung cellphone ko lagi naka-on yan, hindi ako naka-off ng wifi lagi yan bukas. So, pag may nag-message sa akin, na-receive ko agad yung message. Tapos, pag may nagtanong ng gano'n meron, inaabutan ko sila ng pagkain. So, hindi ako makababa, hindi sila makakakit kasi ngayon mga alaga nila is maliliit pa, hindi nila pwedeng iwan doon. Kasi pag iniwan nila, pag-gayitan sila na amo nila, di ba?
So, ginagawa ko na lang is pupunta sila dito. Yan, pupunta sila dyan. Tapos yung pagkain na lang, pinapasalo ko na lang sa kanila doon sa baba. So, yan, dyan. Sinasalo na lang nila yung kung namang yung pagkain na ihahagis ko sa kanila. Nasasalo naman nila ng kamay. No? Minsan prutas, minsan tinapay, minsan chichirya. So, minsan kasi merong iba kasing mga domestic helper na nagugutom na hindi nakakakain sa tamang oras. O, paano ko ma-explain? Ayoko kasi makasakit. Yung hindi sila nakakain na lang ng tama sa oras, tapos hindi sila nakakakain ng ayaw. So, mayroon akong mga kaibigan na ganun talaga. So, dito naman kasi sa bahay na to, masyadong maraming pagkain. So, minsan din naman nakakain ng mga kasama ko. Sasabihin ng mga amo ko, nakainin mo na lang. Minsan sasabihin, okay, itapon mo na lang. So, minsan sinasabi ko na hindi ko itatapon, ibibigay ko sa kaibigan ko. Sasabihin nila sa akin na, oh, sige, ikaw bahala. So, pinamibigay ko sa mga kaibigan ko. Marami sila noon, kaya lang marami na sa kanila ang lumipat ng employer na tapos yung kontrata nila, naghanap sila ng mga bagong employers. Tapos yung iba naman, lumipat sila ng bahay kasama yung mga employers nila. So, ilan na lang yung mga kaibigan ko dito na nabibigyan ko namang meron akong pinibigay sa kanila. So, nakakamiss kasi isang taon na rin yung COVID. So, hindi na namin nagagawa na nakapag may mga birthday yan, na bumababa kami doon. Yan, salo-salo kami dyan kumakain. So, ngayon wala na talaga, wala. So, yun lang, nakakalungkot lang. Tapos, marami na rin na umuwi sa Pilipinas. Yung mga kaibigan ko. So, hindi na rin sila nakabalik sa Singapore para magtrabaho. Kasi nga, alam ko, pinaistop muna ng Singapore ang pagtanggap ng mga domestic helper na makabalik dito. Yun yung pagkakaalam ko. Yun ang pagkakaalam ko. Kasi yun yung meron akong kaibigan na dapat mag-apply dito. So, sa Middle East siya pinadala. So, nandoon siya. So, ayun. Yun lang yung aking kwento. Ang dami kong kwento, no? Boring, no? Boring. So, ayan. So, tuwing hapon, nakakasanay akong lumingon doon. Doon sa sige na yun. So, wala na talaga. Dahil nga nung nangyari yung COVID na yun. So, ganun tayo mga Pilipino, no? Kapag, tayo mga Pilipino isa matulungin. So, kung sino yung nangangailangan, talaga namang tinutulungan natin o binibigyan natin. No? Lalo na tayo mga OFW. Because sa atin talagang tumulong sa kapwa, sa ating mga kababayan. So, ayun lang. So, I hope you like this video na ginawa ko na parang kung Santa Claus namigay ng ayuda sa aking mga kaibigan. So, I hope you like this video. At kung nagustuhan mo ito, don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Then, click mo yung bell para updated ka sa next video ni Yochi. So, yung video ko ngayon, hindi ako nagbumukpang, hindi ako nagluto. So, medyo, para sa iba, alam ko medyo boring, pero meron naman ako na i-share o na ibahagi na ginagawa ko, no, na pamimigay na kayo na sa mga kaibigan ko. So, thank you for watching! Bye-bye everyone! See you in my next vlog! Bye-bye! God bless mo! Give it to me like...